ang supremo ng bayan, Joey Falcon. Good morning, Philippines! At ang matalino, magandang mestiza ng bayan, Pia Morato. Good morning, Philippines! Alamin ang mga pangunahing presyo ng bilihin. Cooking recipes and tips. Maging dagay ng trapiko at panahon. Pati na rin kapalaran ninyo ngayong araw. Kapalaran. Kapalaran. Iba't ibang payo at tips mula sa mga eksperto ng ating bansa. Good news. Good vibes. Good morning, Philippines! Balita sa loob at labas ng bansa. Narito na ang mga pambansang panggising ng bayan. Joey Falcon at Pia Morato. Heart to heart. Mga usaping mula sa puso para sa puso. Tatalakay sa mga problema ng ating puso. Sasamahan kayo gabi-gabi handang dumamay. Ano man ang inyong hinaing sa pag-ibig, Heart to Heart, Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi, dito lang sa HRI TV, hatid sa inyo ng HRI Media Broadcasting Network. Mula sa puso ay tunay nga mga usaping legal at wastong kalaman sa batas. Tatalakayin dito sa Payong Legal. Samahan ang mga premyadong abogado ng bayan, Attorney Peter Castillo, Attorney Jomar Castillo, at Attorney Nat Arujado, tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 7 hanggang alas 8 ng gabi, dito lang sa HRI TV. Hatid sa inyo ng HRI Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Samahan ang mga pinagmamalaking modelo ng ating bansa. Kilalanin sila sa Buhay Modelo. Hatid sa inyo ng HRI TV. This program is brought to you by HRI Media Pro Incorporated. Ang mga pahayag na inyong maririnig sa susunod na programa ay hindi sumasalamin sa himpilan HRI Media Broadcasting Network maging sa pamunuan nito. Bagkus, ang mga komentaryo at pagpuna ng mga host at panauhin ng programang ito ay galing sa kanilang sariling pananaw, opinyon, paniniwala at kaugalian at hindi idinikta ng HRI Media Broadcasting Network. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik. The Doctor is on air. Dito sa Klinika On Air, usapang pangkalusugan, ihahatid ang tamang gabay sa pangangalaga ng ating katawan. Klinika On Air, pangungunahan ng mga eksperto sa kalusugan, mga pinagkakatiwalaan at magagaling na doktor ng ating bansa, respetado at kinikilala sa kani-kanilang larangan sa medisina. Dr. Charlie Mendez, Dr. Ray Salinel Jr. at Dr. Edwin Bien. Klinika On Air, makinig Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng HRI Media Broadcasting Network. The Doctor is on air. Dito sa Klinika On Air, usapang pangkalusugan, mga wastong paraan upang sakit ay malunasan. Ihahatid ang tamang gabay sa pangangalaga ng ating katawan. Klinika On Air. Samahan si Dr. Edwin Bien tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Klinika On Air, dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng HRI Media Broadcasting Network. Mga wastong gabay para sakit ay maiwasan. Klinika On Air, narito si Dr. Edwin Bien. Do 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 do
We're here. Alam ko, marami sa inyo nagugulat. Ginagawa ni Dr. Good on a Thursday. Alam po naman ninyo, ang ating programa is every Monday. But on a Thursday, this is a special day. Sinadya akong pumunta rito. You know? Dahil mayroon po tayong i-interviewin ng mga kaibigan natin. A group of people from a company that we have been together for many, many years. Medyo matagal-tagal na napagsabahan namin nila Sir Jay, nila Mang Kiddy. And of course, as being part of my organization through the Naturopathy Group. Ayan. So may idea na kayo mga kaibigan. Magandang hapon po sa inyo lahat. If you are driving right now, kung kayo po ay nandiyan sa inyong mga sasakyan, huwag nyo na pong hahawakan yung dial at ilipat. Because dito po sa DZRJ 8 Trimedia, marami kayong matututunan. And of course, alam naman po ninyo, from 6 to 7 p.m. araw-araw yan. Lalong-lalo na kapag Lunes, pero ngayon nga, being a Thursday, tayo po ay tatalakay tungkol sa mga natural approaches to health. Yan, naintindihan nyo na ha? Ano ba yung mga natural approaches to health? Di ba kayo nagtataka bakit ang daming may mga ulcers, cancers, arthritis, asthma sa ngayon? Sa palagay nyo ba walang connection ang ating environment yan? Yung ating mga kinakain, sa palagay nyo walang connection dyan? Malaki po at yon ang ating pag-uusapan. Okay, so mga kaibigan, if you are interested to join us, i-text nyo lamang po ang numero nating 0917-798-8910. Ayan, para po kayo ay makapag-text ng inyong katanungan. 0917-798-8910. Or kung gusto nyo pong tumawag directly at kayo po ay mapasali sa ating diskusyon, you can dial us at 412-0288. Kung kayo naman po ay nasa inyong bahay at nanonood through your cable link, punta lang po kayo ng Channel 7. Mapapanood nyo po yung ating napakaganda. Ay, hindi, dalawa pala yung maganda. At gwapo na ating mga panauhin. Ayan, nawawala yung isang maganda. Kung kayo naman po ay interesado to watch us over the internet, all you need to do is go to our website, www.8trimedia.com. Yung 8 Trimedia is number 8 and then Trimedia is one word. You may like us sa Facebook at facebook.com/8trimedia or sa Twitter at 8trimedia or at Instagram 8trimedia, no? Okay, so mga kaibigan, hindi na po tayo magtatagal. We will be talking about acidity. Talaga nga bang maraming acidic causes sa ating paligid? And we have some people from the group na galing pa sa malayong lugar. Not really so far, but from Quezon City. Pero dahil marami na nga po silang mga parokyano at mga sineserbisyuhan na mga centers, nakakalat na rin po sila from the NutriWealth Group. I'm very proud at makilala. Let's start. Should I start from my left? Should I start from my right? Let's start from my left. Okay. None other than Mr. Jericho, ang Project Development Manager. I hope I am correct. If not, please correct me. Mr. Pa, Jericho, magandang hapon. Magandang hapon po. Okay. Is that correct? O mali ba yung akin dito? Actually, sir, it's Product and Development Manager. Product and Development. Product and Development Manager. Manager. Ayan. And that is for the NutriWealth Group. Tama? Yes. O, magandang hapon muli. Magandang hapon po. Okay. In front of me, directly in front of me, is the Miss Mona, who is the Project Development Manager. Is that correct ba? Miss Mona, magandang hapon. Magandang hapon po. Can you speak louder? Lumapit ka sa microphone. Magandang hapon po, Doc. Napapanood ka nila on TV, kaya kailangan lakas ang mong boses mo, ha? And on my right is the Sales Manager. Tama ba? Actually po. Marketing Manager. Marketing Manager. Oh, can you introduce yourself naman? Yes. Magandang gabi po sa lahat ng mga nakikinig at nakakapanood. Mm-hmm. So, by the way, I'm Bernard Canosa, Marketing Manager po ng Nutrabad Cooperative. And then, NutriWealth Cooperative po is cooperative. Yeah. So, kilala naman po yun ang lahat. Kilala. Nang marami. Nang marami. No? Kasi napakarami po ninyo outlet po. Group na eh, no? Yes po. Okay, so marketing manager. Okay,
As I understand, let's start with Miss Mona, kasi si Mona ang una kong nakilala dahil siya ang lumapit sa akin. Up. Ini-invite niyo ako, niya ako dun sa inyong opening, launching. Oo, so can you tell us about the launching? What happened dun sa launching? Kailan nangyari to? April 13 po, nangyari po ang ating launching dun po sa bago nating opisina, dun po sa ground floor ng Doña Consolacion Building. Okay. Bali. So, bago yung opisina nyo doon eh, no? Yes po. Pero prior to that, saan yung opisina nyo, Miss Mona? Second floor din po ng Doña Consolacion. But now you went to the ground floor. Yes po. Pero nung sinilip ko, ang ganda ng ginagawa sa inyo kasi hindi lang opisina, there are other departments doon. Yes. Ano yung iba pang mga departamento doon? That's a showroom na rin po kasi. For showroom? Yes po. What that, else? Nakita ko may coffee shop doon. Yes po, the coffee, coffee shop. Sa bandang likod po noon, yun po yung ating Nutri House. Then sa bandang likod? Yes po. Okay. Then dun po sa taas ng second floor. Yes, I went up. O, may yes. Nakita ako mga kama dun. What yes, is that for? That's spa. Spa po yun. Spa yun. Yes, ako magugustuhan po. Ni Dr. Charlie Mendez yan. He's supposed to be sitting here eh. Kailangan maimbitahan nyo yung si Dr. Charlie Mendez, the popular dermatologist. Kaya papuntahin yes, natin sa'yo. O may spa. And then yes, may counter kayo ron with some products in it. Yes, that's the Nutri Meat. Ayun. Yes. So parang ang laki na, ang laki ng different aspects of businesses na ginagawa ng NutriWealth. Tama? Yes po. Okay. Well, I'll now turn to our product. Tama ba? Yes, sir. Product manager. Speaking of product, before we go into product, una, bakit kakailanganin ang product nyo? Ano ba ang mga nararamdaman ng mga tao sa ngayon? Sa ngayon, sir, eh, lahat na po eh, kwan eh, sick people, oh, sick plants, mm-hmm, sick environment. Sick ang environment. May sakit ang environment. Yes. Kaya ang kailangan natin, paano ito magiging alkaline environment ngayon? So what you're saying is nagiging acidic yeah, ang environment natin. I'm sure you go around and give lectures, hindi ba? May mga PowerPoint pa, hindi ba? Yes, sir. So before you talk about your product, you talk about the condition ng society yes, natin sa ngayon. Ano yung nilalaman ng lectures mo usually? Sa amin po kasi, sa NutriWealth, sir, bali, nagkukan po kami ng seminar. Okay. Free check-up. Ah, may check-up din. Okay. Yes, product orientation. Okay. Kung paano yung mga, kunwari, sa mga gamot namin, capsule. Okay. When you say na, check-up, ano yung check-up na ginagawa ninyo? Na, for naturopathy check-up. Naturopathy? Yes, sir. Okay, that's good, ha? Ilan usually ang mga tao na nag-conduct ng naturopathy check-up? More or less po, mga 3, 2. Tatlong tao, ganyan, pinaghahatian nila yung mga tao. Yes, sir. And then what do? You go to barangays or you go yes, to barangay, provinces? Municipalities. I see. So, kumusta ang pagtanggap sa inyo? Para bang ano? Para bang politiko ang dating yes, ninyo? Ah, marami sila? Marami sila, sir, kasi pagkasalabing free. Ah, pag free, no? Pumipila sila. Pumipila sila. O, mga kaibigan, magandang usapan to, ha? Pila. Libre. Abay, baka mamaya pwede natin silang mahingian yung mga panauhin natin. Na baka makabisita tayo sa opisina nila at makalibre. Kahit pa paano, tingnan natin kung anong makakukuha natin na serbisyo dito sa mga mahuhusay na staff ng NutriWell. Magpo-post lang po tayo for a few reminders, mga kaibigan. We'll be right back. Ang oras natin sa ngayon, 6:15 ng gabi. The doctor is on air. Dito sa Klinika On Air. Usapang pangkalusugan. Mga wastong paraan upang sakit ay malunasan. Ihahatid ang tamang gabay sa pangangalaga ng ating katawan. Klinika On Air. Samahan si Dr. Edwin Bien tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Klinika On Air. Dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. HTRI-Media Pro Incorporated. This is HTRI-TV. Para sa inyong mga masugid namin ito kasubaybay ng HTRI-Media. Sa mga nakikinig at manunood sa Cable Link Channel 7, may regalo kami para sa inyo. Mag-text lamang at sabihin ang pangalan ng programa sa aming himpilan na pinapakinggan o pinapanood nyo ngayon. Para sa chance ang manalo ng gift pack mula sa HTRI-Media Broadcasting, i-text lang sa 0917-798-8910 ang inyong pangalan, lugar, at ang pangalan ng programa ang inyong susubaybayan. 0917-798-8910. Text na!
Try TV. Mga wastong gabay para sakit ay maiwasan. Klinika On Air. Narito si Dr. Edwin Bien. Babalik tayo mga kaibigan. You're listening right now sa Klinika On Air sa DZRJ Media. May announcement lang po ako before we go. Continue dun sa ating talakayan with the Nutri Wealth Group. Bakit nga sila tinawag na Nutri and then Wealth? Kung ano man ano, kasi ang kalusugan kay Emanan. Pag tayo ay kasakit, ang dami ko na nakilala nagkasakit Yung kalahating milyon, kulang pang paano, pampaopera ng puso Yung kalahating milyon, sayang yan. Huwag po ninyong dalahin yan sa ospital at ibayad. Ibili po ninyo na makakapag-prevent ng karamdaman. And later on, yun ang aming mga pag-uusapan. Tama ba? Yes. Meron silang magandang produkto, napakaganda. Bignay. Bignay Wine. Mamaya, pag-usapan natin yan. Bignay Wine. Ha? Mukhang masarap na alak yan. But if you're interested, mga kaibigan, na magpa-circumcise. Baka mamaya, hindi pa po kayo, ha? Hindi pa po kayo. May libre. Libre po ang aming circumcision. Of course, this is a project ng 8 Try Media kasama ng 8 Try TV. Magkakaroon po tayo with the BJMP Group, yung Bureau of Jail and Management Group. Siyempre, kasama yung aking fraternity, yung bilog na nakikita ninyong logo dyan, ang UST Gamma Beta Epsilon Doctors Fraternity. At of course, Sterilium. Kasama po dito ang gagawin natin ang Seneca Plaza Building dito po sa upper ground floor sa May 6, Biyernes po yan. Papahilehirahin namin yung mga bata at amin po silang pagsisilbihan. Mula alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng gabi, bahala na po kayong magbao ng palda, sagot na namin ang anesthesia. Sagot namin ang anesthesia, sagot po ninyo ang palda. Okay, balik po tayo sa ating talakayan. Ano? Kanina, binanggit ng ating pong Mr. Jericho guest na ang ating kapaligiran ay maaaring may sakit. Kaya yung tao, nagkakasakit din. Ngayon, let us talk to their marketing manager kung ano ang nakikita niya in the field. Yan. Kasi pag marketing, syempre you go out. Yes. What do you see in the field? Magandang gabi po. Magandang gabi. So, yun to. Bali po, halos buong Pilipinas na rin po, nalibot na po ng NutriWealth. Talaga? Then, oh, yes po. Akala ko mga hanggang Southern Manila lang, mga Batangas lang. Hindi po. So, Bali, but I heard, nagpunta ng Bohol si Miss Edith, yes, ha? Yes po, Bohol. Last time po, nanggaling po kami doon. And then, talaga? Even sa Bantayan Island, nanggaling din po ako. So, Bantayan Island? Po, recently, sa May Cebu po. Ah, sa Cebu? Cebu City. So, sa Bantayan Island po, is a separate island po from Cebu. So, aha. Tapos, pinuntahan ninyo? Opo. Bali sila, Ma'am Edith po, nasa Bohol sila, attending seminar po ng NATCO. And then, yung NutriWealth po, ako po, nagpunta po ako sa Bantayan para mag-seminar about nutrition din po. Ah, talaga? Yes po. Actually, tama-tama po yun. Tama-tama so, yun. Nagpunta po ako doon, and then napansin ko po nung nag-seminar ako, kasi ang pinopromote po talaga ng NutriWealth is nutrition and wellness. So, yes po. Dapat po, kaya tinatanong po ng iba, bakit NutriWealth? Dapat po, sabi nyo nga kanina, sabay dapat silang napapaunlad. Mm. Yung nutrition in terms of our body, kung tamang pag-aalaga, and then about cellular nutrition. Mm-hmm. Yun po kasi yung kailangan matutunan ng mga kababayan natin. Mm-hmm. Kung mapapansin nyo po kasi sa mga tao, hindi na sila concerned sa health nila. Ngayon? Ngayon po. Tama kasi ka. Kung sa budgeting natin, pansinin nyo, mga tao, bibili lang yan ng gamot kapag nagkasakit. Aka. Pero kapag yung sasabihin nyo na every month na isasama nila sa budgeting, never nyo pong makikita. Oo. Yun yung ayaw, ayaw na taong gumagastos pag yes walang sakit, ano? Yes po. Antayin muna magkasakit, ano? Yes po. Ganun po talagang realidad. And then pansinin nyo, hindi na... Pero. Yes po. Yung load sa pang Facebook, yes po, hindi nalilimutan. Yes po, tama, hindi nalilimutan. So, kung mapansin nyo po, ang mga tao nakaka-save nga sila financially. Oo. Pero sa health natin, pansinin nyo, hindi natin minsan nabibigyan ng kahalagahan. Aha. Kaya po, nandito po yung NutriWealth para talagang ipromote ang kahalagahan ng natural medicine. So this is what you do? You yes go po. Out, we go out po, talk to people and train them. You train them? Yes po. About natural and then about wellness din po the same time. Ayun, maganda ha. Galing kang Bantayan. Yes po. Okay. Actually, hindi ko ma-imagine asan ang Bantayan. Alam ko ang Cebu. Yes po. Pero it's a small island sa tabi yes, ng... Cebu. Yes po.
I see. Okay, mamaya we'll get back to you, ha? We'll get back to you, Bernard. We'll go back to Miss Mona. Yes. Okay. Mona, you said you are a project manager. Yes. So, anong mga project ang nakalinya na ginagawa ninyo for Nutriwell? Isa po, sa part ng project po, nandyan po yung mga, ito po yung mga iba't ibang klase ng projects natin. Okay. So, meron po tayong Aqualine Water Station. Isa-isahin natin yan. Yes po. Ano ang kagandahan ng Aqualine? Ang Aqualine po kasi, pure natural alkaline na rin po kasi yung minimix natin doon sa alkaline water natin. Bumibili ko ng tubig na alkaline ninyo eh. Naalala ko yata dati, almost halos lampas 100 yata ang bote per month ang dinidistribute ko sa clinic ko eh, no? Yes. Kaya lang medyo nagkahiwalay tayo kasi di ko na alam saan kayo hahanap. Ang alam ko kasi I have five clinics. Imagine mo na lang kung tagda 20 bote per month sa isang clinic, lampas pa yata ng 100 per month ang na-order ko eh. Yes po. But my patients love your alkaline water. Yes po. So, kasi kailangan ibalik natin yun. Yes po, po. Kailangan kayo ang lumapit sa mga yes, nurses ko, ha? Yes po. Po. O, sige. O, anong kagandahan? Ikaw ang ilalagay ko on yes, the spot bago po yung ating two handsome boys. Kakaiba anong po kasi kagandahan ang naman ng alkaline? Yes po. Kakaiba po kasi ang ating alkaline water. O, bakit? Kasi po, ito po ay may kasama na pong calcium, magnesium. Calcium. Yes, po, magnesium, iron. Aha. May zinc na rin po siya. Aha. Manganese, sodium, potassium, tsaka po fulvic acid. So, may minerals. Yes, po. Plus alkaline pa, plus yes, enzyme po pa. At hindi po siya basta-basta hindi na po talaga natural na po talaga pagka-alkaline niya. Oh, sige. Opo. Natural yung pagka-alkaline yes, niya. Yes, po. Ah, sige. Sorry for asking, but I'm looking at your finger, ha? May asawa ka na, may anak ka na, Mona? Yes, po. O, tatanungin kita. Ito eh, I'll put you on the spot. Nanay ka na? Opo. Alam mo, itong mga nanay, ha? Huwag magagalit at hindi naman ako magbabanggit ng brand. Yung mga babies nila, gusto nila, pinadududo nila pantimpla ng gatas, opo, distilled water. Yes. Opo. O, maganda, mabuti. That's not good, po. Pangit ang distilled water. Yes, bakit? Po. Dahil ang distilled water is still acidic pa rin po. Yun! Acidic yun! Sige, maniwagan ka sa mga nanay out there. Huwag po kayo mag-distill. Kasi ang feeling ng mga nanay, pag distilled water, naku, walang mikrobyo to. Ito bagay kay baby yes, para huwag sumakitan tiyan. Mm-hmm. Hindi nila alam, may dulot na masama ang distilled water. Yes. O, ano yun? Kasi ang distilled water po natin, isa rin po siyang acidic water. Ayan, teka muna ha. Opo. Hindi ko tinatanong yung mga lalaki kasi mukhang binata sila eh. Ikaw lang ang tinatanong ko. Ikaw mukhang nanay. biro lang. Sige, balik tayo sa distilled water. O sige, distilled Opo. Water. Mas maganda pa rin po kasi talaga sa isang baby, ang maging ano po talaga nila is breastfeed po. Kasi breastfeed mo na. Yes po. Kasi ako po personally, hindi po talaga ako nagpadede ng bata. Ah, ng formula milk? Yes po. Ay, very good. Very good. Talagang sa akin po Diretso talaga sa'yo. Sa'yo. Yes po. Very Kaya good. Po, wala rin po akong masyadong ano po dun sa ano. Kasi ang kailangan po talaga ng bata, yung para dun talaga sa kanila, yun Teka. Po ay gatas ng ina. Bago ako lumipat ulit doon sa ating mga gentleman, total mahaba pa ang oras, kukulitin kita. Yes. Ano masasabi mo? Maraming mga nanay, dalawa ang dahilan. Walang lumalabas na gatas sa akin, Dok, eh. Pangalawa, masisira ang figure ko, eh. O, ano masasabi mo sa mga nanay na gano'n? Yung po sa mga nagsasabi po masisira yung figure nila, hindi po dapat sila naging nanay. Bakit po? Dapat sila naging tatay. Bakit po? Kasi dapat po, bago sila nag-asawa at nagkaroon ng anak, dapat naging handa na rin handa po sila. Handa na. Tama. Oo. Yung nagsasabi, wala lumalabas sa gatas. Is that true? May mga cases po talaga na ganun. Alam mo, di ako niniwala dyan. Tingnan mo ha, nakakita ka na ba ng nanganak na kabayo o kalabaw? Na sinabi ng kalabaw, wala akong gatas eh, pabili nga nang sa baka. Pag nanganak ang kalabaw, lahat may gatas. Tama. Kulang lang sa inspirasyon yung nanay. Yes po. Oh, parang yun siguro eh. Po kulang lang din po siya sa vitamina. Oh, tama. Yes, kasi ang pinagkakain niya, puro mga fast food. Yes. Ay, balik tayo dito kay Sir Jericho. O sige, nasa project ka. Ay, nasa products ka. So, nakita ko, nagde-develop kayo ng products, ha?
puntahan na nga natin ang isa sa produkto na kanina binanggit ko. Anong Bignay? Anong kagandahan yung Bignay na yan? Bignay, sir, is native fruit po dito sa Philippines. Ah, may Bignay talaga na yes, prutas. Anong itsura ng prutas na Bignay? Bali, kung sa sir, berries. Kapapinisan ng berries na maliliit, na red. Oo. Green, paghilaw. Tinatanim yan talaga o wild lang yan? Wild po siya, sir. Pero saang probinsya na kukuha ang Bignay? North, bandang north. Bandang north? North. Luzon. Tapos, hinaharvest na lang yan ng mga farmer. Po, tapos, ginawaga po siyang fermentation. Aha. At pagkatapos ng fermentation, natural po ang pinagagawa nilang fermentation. Tapos, ang ginagamit po na sweetener niya is mascobado, natural. Maganda, healthy. So, ibig mo sabihin, ang NutriWealth, ini-encourage nyo na maging manginginom ang miyembro ng Bignay Wine. Okay lang, sir, basta Bignay. Basta Bignay. Bakit healthy ba ang Bignay? Healthy po. Ang benefits po ng Bignay is on from the digestive system. Ayun. Tapos, ano sa pa? Sa kwan, sa brain. Pala, maganda pala ang Bignay, ha? Apo, sa brain. Ay, ano naman lasa niyan? Bali, kung sir siya, medyo maasim-masim na... Pero hindi naman masama ang lasa. Hindi naman po. Pwede mo siyang inumin regular? Yes po, ready to drink na po yun. Ready sir. To drink? Palalamigin mo o ano? Pwede pong malamig, pwede pong normal na kwan lang, warm. Ikaw ba, tatamaan ka dyan sa Bignay Wine ninyo? Hindi naman po sir, kasi ang percent po ng alcohol niya is 3%. Ah, konti laang. 3%. Konti laang. Hindi ka naman talaga siya, maglalasing dyan. Tsaka yung alcohol niya po natural po yun. Natural alcohol. Nag-form po siya ng alcohol lang nung fermentation niya. Ah, oy, maganda. Magandang klase. Akala ko, kamukha nung mga regular na alak, ethyl alcohol, tapos nilagyan lang ng ano ng lasa. Oh. Nakikita ko pag bumabiyahe akong Quezon, may kulay asul, kulay pink. Ay, lambanog. At nilagyan lang ng pampakulay. No? Oh. Pero kapag ininom mo, talagang guguhit. Tamaan nga. Doon po makakonser sa guhit. Pag ininom niyo po ang isang kwan, pag may guhit po siya. Ito walang guhit? Wala po. Ayun. O sige, may isang guhit na naman tayo na nadaanan sa ating orasan. It's now 6:30 mga kaibigan. Magpo-post lang tayo for a few reminders. Magbabalik po tayo. The doctor is on air. Dito sa Klinika On Air. Usapang pangkalusugan. Mga wastong paraan upang sakit ay malunasan. Ihahatid ang tamang gabay sa pangangalaga ng ating katawan. Klinika On Air. Samahan si Dr. Edwin Bien tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Klinika On Air, dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. 8 Tri-Media Pro Incorporated. This is 8 Tri-TV. Para sa inyong mga masugid namin ito kasubaybay ng 8 Tri-Media. Sa mga nakikinig at manunood sa Cable Link Channel 7, may regalo kami para sa inyo. Mag-text lamang at sabihin ang pangalan ng programa sa aming himpilan na pinapakinggan o pinapanood nyo ngayon. Para sa chance ang manalo ng gift pack mula sa 8 Tri-Media Broadcasting, i-text lang sa 0917-798-8910 ang inyong pangalan, lugar at ang pangalan ng programa ang inyong susubaybayan. 0917-798-8910. Text na! Ako si Mayor Duterte, huwag ng hangyo, kalinyang tanan, na iboto ninyo sa Senado, Senador Francis Tolentino. Tolentino! Tolentino! Tolentino, Senador, number 47. May bago Pilipino. Naniniwala sa pagbabago. May malasakit sa Pilipinas at umaasa sa magandang bukas. Sila ang Pinoy Millennials. Millennials, halos 26 milyong Millennials ang tutulong sa pagsulong ng Pilipinas. Let me help you make your dreams come true with more jobs and better opportunities. The future of the Philippines. Millennials. Trabaho na tayo. Eduwaw. Huwag kang maingay, ha? Sa pamumuno, sa paglaban sa krimen, sa pagtulong sa kapwa, sa pangungunan. Okay. Nagduhuntahan po kami mga kaibigan. I hope you're enjoying, ha? Nagdadaan kami sa biruan. Pero may natututunan kayo, di ba? O ngayon, natutunan nyo kay Miss Mona
na yung pong walang gatas na lumalabas na ina, maarte lang yan. Oops, huwag magagalit. Hindi ka raw handa kasi. Bakit ka nagnanay kung ayaw mong... Marami namang nanay, sexy pa rin ha. Hindi ako naniniwala na masisira figura ng nanay. Pwede mga idolo akong nanay. Don Silveta. Oh, nanay na eh. Ilan ang anak niya? Ang lalaki. Yes. Ina Raymundo. Oh, kagaganda. Mga siksing-siksi, di ba? Ay. At saka hindi naman kailangan maging payat para maging maganda. Carla Estrada. Yes. Diba? Matama, Jenny Lynn Mercado. Ah, iba ng klase yun. Jenny Lynn Mercado. FHM. Bumibili ako niya. Oh, speaking of bumibili, alam mo, mabiling-mabili malamang ang talks, ang seminars ng itong ating marketing manager kasi parang bihasa siya makipag-usap sa mga tao eh, no? Alam mo, maraming ano ha, hindi pa rin nakakaintindi about acidity and alkalinity. Sige nga, kwentuhan mo nga kami dyan. So, yun po. So, bali po yung karamihan po sa mga na-observan ko sa mga sineseminar kong mga community, hindi nila po alam kung ano ba yung acidic or yung alkaline. Mm-hmm. So, kasi actually, lahat po ng kinakain natin is acidic. Aha. 80%, actually 60% ng katawan natin is acidic, naturally. Oh. Oh. Kasi tayo po is composed of meat. So, dapat ang kinakain po nating acid is 20% lang. So, ganun po. So, bali pinopromote namin na dapat yung cellular nutrition natin, dapat meron tayong alkaline lifestyle. Alkaline yung yes, lifestyle? Po, yung lifestyle natin. Kailangan 80% ng kinakain natin is alkaline. Huwag masyado ng ano. Ano yung mga acid-forming food? So, ang mga walang, acid, so, walang brand, ha? Opo, walang brand. Soft drinks. So, ang mga acid natin is yung mga betchin, yung mga food seasonings, okay, yung mga saturated fats. Teka muna. Food seasoning, ibig sabihin yung mga kudrado, yes, po, na hinahalo natin pampasarap. Opo, pampalasa. Pampalasa. Yan chemical yun eh, no? Chemical po siya, and then same time, napaka-acidic niya. Acidic. Kung mapapansin niyo po. Yung sinasabi nilang pampaasim, yes po, the chemical same. Chemical yun eh. Yes po, mas maganda pa yung natural. So kung magsisinigang ka, sampalok, sampalok talaga. Sampalok po. Wag yung nakakudrado. Mga kudrado. Oh, yan. So yun po. That's one. Yes. Seasoning. Food colorings. Saan nakikita yung coloring na yan? Food colorings po, yung hinahalo po natin sa, ano ba po, yung pampakulay po sa mga karne. Ah, yun po. Yung tusinong pulang-pula. Yes po, yun po. Bakit ba ang tusino kailangan kulay pula? Pula? Eh, kung gawin mo green. Para maiba naman. Pangit ano? Yes po. So, pwede naman gamitin natin is yung natural, yung atswete. Ayun. So, mga natural po na bagay. Alam ko sinasabi mo, sa litre. Sa litre. Sa litre. Ah, sa litre. Chemical yan eh. Yes po. Yung pampapula ng tusino, yes, ng tapa, yes, ng longganisa, di ba? Tama po. O, sige, huwag masyadong color. Pangatlo, yeah, yung unhealthy preparation po ng mga cookers natin. So, kulay itim. Yes. Maitim na ginagamit pa rin. Akala ko maganda yung kulay itim na yun kasi hindi daw masusunog. Yes po. Alam mo ang problema ko ha? Sa kakakayod ko ng kulay itim, nakita ko yung kulay itim, silver na. Namamala yung itim. Yes po. Malamang nalunok ko na yung itim na yun. So, yung mga yan, yes, yung po, itim na mga yan. And then, pinakadelikado po talaga. Tingnan muna, anong bibilihin namin, ano, lutuan? Kaldero. Kaldero po. Okay naman, pero kailangan lang po healthy yung preparation healthy natin. Healthy, opo. At the same time, yung mga white sugars and all sweets. Ah, donut. Then, lahat donut po yan. Mga donut. Paborito ng tao. Leche flan, yung mga yes, ganyan. Yung mga basta matatamis. Basta matatamis nagkukos po. Nagkukos siya ng acid. Yes po. Totoo ba? Although, marami na rin nakakaalam, pero magandang marinig ng iba. Opo. Na yung, halimbawa, calamansi juice, eh, nilagyan mo ng asukal, nagiging acidic ba yan? Para po sa akin, depende po sa asukal na ilalagay natin. Ah, depende. Opo. Anong magandang asukal? Sa akin po, mas maganda pa rin ang muscovado and cocoa sugar. Muscovado, no? Yes oo, po. Ang muscovado, yan yung pamprobinsya na kulay brown eh, yes no? Po. Galing po siya sa tawag din, sa tubo. Cane. Sugar cane. Sugar cane. Opo. Sugar cane. That's muscovado. Yes po. Yung isa mo, cocoa sugar. Galing po siya sa... sip po ng flower of coconut. Sa flower ba yung galing? Yes po. Yes. Coconut sip. Ah. Cocoa sugar. Okay. O cocoa sugar. Okay. Sinisip po nila yung bulaklak and then yung katas, yun po yung ginagawang cocoa sugar. Yun. Apo, nakapunta na rin po ako sa plantation yan sa May Cagayan de Oro. Ah, so, ganun. Apo, pinag-aralan din namin yan. Pero, instead of yung white sugar. Yes po. Kasi masyado na po siyang refined. Marami ng chemicals na napadagdag sa kanya. Ayun. Okay. Apo. So, mamaya, babalikan natin ikaw. Apo. What you mentioned for this is, marami tayong acid,
at ang katawan natin acid, yes, ang lifestyle kamo should be alkaline. Alkaline, yes po. And to become alkaline, iwasan yung mga binanggit mo. Yes po. May dadagdag ka pa mamaya ng mga dapat iwasan. Yes po. Ano po yun? Actually, even po yung mga ginagawa natin na nakakakos ng stress, dun din po nagkakos yung acid. Halimbawa? Example po, yung polluted natin na lugar. Aha. Yung water po na masyadong contaminated. Okay, pollution sa lugar, water. Water ano po. Tapos yung even po yung mga noise, yung mga pollution. Noise pollution. Okay. And then yung sa cellphone natin, yung radiation. Nasa cellphone, so computers. So lahat po sila nagko-cause din po ng acidity na hindi natin namamalayan. Eh yung pag-iisip mo, pag-worries, kasi can it cause acid? Actually, masyado yes kang stress po. Stress po. Halimbawa, matanda ka ng babae. Mag-a-abroad ka. Tapos, papunta mo ng NAIA, may nagtanim sa'yo ng bala. At yung napakatanga namang nakaupo doon na pinaka-leader, parang hindi pinapansin na yung matanda, bakit magdadala ng bala? Ay, wala naman siya. Ano, may machine gun ba siya? Babarilin ba niya yung piloto? Yes po. Nakita ko pinatayo yung lola, hindi na nga makagulapay eh. Opo. Ito problema. Pinusasan. Opo. Kinulong. Grabe. May tanga doon sa lugar na yon. Opo. O, hindi ba't may stress yung matandang yon? Yes, po, may stress siya. Magkukos po na magtumaas yung acidity level niya, then baka possibly magkasakit pa siya. Ayun. Aywan ko. Ilang araw pa ba bago tayo magkapalitan ng ano, ha? Magkapalitan ng namumuno sa atin. Paano namang nangyari ang isang lola may dalang bala? Hindi lang siya, si Nanay Gloria rin, ha? Domestic helper sa Hong Kong. Ba't ka magdadala ng bala? Babarilin mo naman yung... Bala lang, walang baril. Hindi, ibabato niya yun. O ipalulunok niya ron sa amo niya. Hindi ko maintindihan. Basta hindi po kami nagtuturo kung sino. Basta alam lang namin, may tanga. O yan, sumakit na ang na-stress na tayo, na-acid na tayo. Mamaya magpa-alkaline tayo. Balik tayo sa gitna kay Miss Mona. O sige, ikaw magkwento naman sa amin. Kanina may tinitingnan ako dyan sa picture niyan. Coffee shop. Yes po. What makes your coffee shop different from the other coffee shop? Eh, ikaw ay napapaligiran ng coffee shop dyan sa Cubao. Dahil ang ating pong coffee shop ay isa pong natural. Natural? Coffee. Yes po. Uy, natural yung kape sa inyo. Yes. So hindi masama? Hindi po. Eh baka naman ang asukal nyo puti. Stevia po ang ating uy, masustansya yes rin. Yes po. All naturals po yan. At ang kagandahan... Baka naman mahal. Murang-mura lang po. Ah, hindi mahal? Hindi po. Eh, kasi may mga tao hindi makapagkape kung hindi tagwa 150 yung... Ay, bawal lang ano, bawal lang brand ha. Baka mamaya singiling tayo. I-demanda tayo. O sige, kasi may tagwa 150 na mga kape eh, no? Yes. Yung iba, alam mo, peki eh. Naglalakad sila, maipakita lang na may logo. Yung logo ba, nung parang babaeng naka-green. Pero ang laman tubig na. Parang masabi ako, naka-ano ko eh. sa inyo, hindi ganun ang presyo? Hindi po. 150? Wala pa po doon. 120? Wala pa po doon. 100? Wala pa po. Lower? Yes. 70? Lower. Lower pa, 50? Yeah. Iyan na po yan. Iyan, eh, mura. Herbal pa. Eh, baka herbal naman niya nagkakapiranggot. Ay, hindi po. Mabubusog ka. Yes. Mabubusog po kayo. Marami-rami. Yes po. At ang kagandahan pa po nun, okay po siya kahit po kayo ay diabetic. Kasi nga po, ang sugar niya is still natural pa rin po. Natural pa rin. Yes, po. Ang galing. Ang kulang na lang siguro dyan, wifi. Meron din po. May wifi? Password na lang ibibigay. Yes. Basta bumili ng kape. Yes. O mga kaibigan, mamaya alamin nyo kung saan tayo pwede magkape ha. Healthy. Tapos one-third the price nung inyo pong pinangangalandakan na kape ng sikat na brand. Ayan. O punta naman tayo uli dito sa ating product manager. Bukod po dun sa Bignay, no? Because you're with the product, tama ba? Yes. Ano pa po ang mga talagang gusto po ninyong i-project sa mga tao na produkto? Bali, sir, kasi lahat ng products namin is alkaline-based. Alkaline-based? Yes. Ha? Lahat po, pati capsule. Meron kayong kapsula na alkaline, ano? Yes, sir. Meron din kayong powder? Meron po. Yun laman ba nung capsule yung galing sa powder? As is po yan. Kinapsulize lang capsulize siya? Po. For okay. Intake. Bukod po doon, meron kayong drops? Yes, sir, drops. Ang tingin ko, meron kayong pang ENT drops? ENT. At saka, ano pa po ang iba niyong drops? Yung ENT lang?
ang DAPS mo namin si ENT is eyes, ears, eyes, ears, nose, throat. Tapos, okay. Yung one po namin is alkaline mineral drops. Yun po yung concentrated na drops po namin. Ah, iba pa yung alkaline mineral drops. Oh, sige, dun muna tayo sa drops na alkaline and mineral drops. Without mentioning a brand. Marami na po akong nakita ang ibang kumpanya na networking. Yes, sir. Na marami drops, drops, drops. Mga 10 drops, ilalagay sa isang basong tubig. Patak-patak. You know, pampatak-patak, tapos iinumin, di ba? Tapos, ang kitaan dito, sabi nila, napakalaki, no? Makakabili ka raw ng kung ano-anong mga sasakyan dahil doon. House and lot. Tayo po, sa NutriWealth, hindi siya MLM. Ay, hindi po. Iyon ang maganda binanggit mo. Hindi po. Kasi pag in-MLM mo yan, alam naman ng mga tao na ang patong natin dyan, napakalaki, di ba? Tsaka mahal po sa ibang one po siya. Magmamahal siya, di ba? So, yung alkaline drops po ninyo, give me an advantage laban doon sa mga MLM na ito. Alam mo ba? Libre. Kailan lang may nadyaryo eh. Na apat na tatlong lalaki, isang babae, sinisingil sila ng 500 million kasi nakatangay sila dahil sila ay MLM at ang kanilang pangalan, wag na nating banggitin, yung numerong nauuna doon sa number 2. Meron pa bang nauuna sa number 2? O, wala akong sinabi na numero, ha? Pero, maraming problema. O, paano ba yan? Kayo ba magkakaproblema ng ganyan? Ay, hindi po. Wala po. Wala po kaming kon kasi libre. Libre po siya. Ano sa libre? Mga member po namin. Ano? Ulit? Libre bakit po. Libre. Bakit libre? Meron pa ba libre sa panahon na ngayon? Yes, meron po. Paano malilibre? Mm-hmm. Pag oras po na nag-member sa cooperative. Magme-member sa cooperative. Yes. Tapos, bibigyan nyo ng libre nyo. Yung mga benefits po kasi sa cooperative namin is... Every time, nagsisave. Nagsisave, free po na po mga paratas. Ulit-ulit, magsisave ka sa kooperatiba. Yes. Tapos? Pag nagsave po kayo, libre na po ang products. Bibigyan ka ng produktong yun, yung alkaline drops na yun. Alkaline drops, ENT, mga capsules. Alkaline at products. At iba pa. Yes. Uy, ang ganda. Mga kaibigan, ito ha. Nakarinig kayo ng napakagandang word. Libre. The magic word is libre. Alkaline pa. Ayan, mga kaibigan. O, tinan nyo, wala kami binabanggit ng mga kumpanya. May nadulas yung na isa. Pero may advantages talaga sila. Okay. Ayan. So, wag po kayong alis dyan, mga kaibigan. The time now is 6:46. Magbabalik po kami. The doctor is on air. Dito sa Klinika On Air. Usapang pangkalusugan, mga wastong paraan upang sakit ay malunasan. Ihahatid ang tamang gabay sa pangangalaga ng ating katawan. Klinika On Air. Samahan si Dr. Edwin Bien tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Klinika On Air. Dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. H-Tri-Media Pro Incorporated. This is H-Tri TV. Para sa inyong mga masugid namin ito kasubaybay ng H-Tri Media. Sa mga nakikinig at manunood sa Cable Link Channel 7, may regalo kami para sa inyo. Mag-text lamang at sabihin ang pangalan ng programa sa aming himpilan na pinapakinggan o pinapanood nyo ngayon. Para sa chance ang manalo ng gift pack mula sa H-Tri Media Broadcasting, i-text lang sa 0917-798-8910 ang inyong pangalan, lugar at ang pangalan ng programa ang inyong susubaybayan. 0917-798-8910. Text na! Maingay, ha? Sa pamumuno sa paglaban sa krimen, sa pagtulong sa kapwa, sa pangunguna sa Kongreso, hinog na tayo ako dyan. Ako po, Samuel Sir Chief Pagdilao, Pulis, Abogado, Ma'am Babatas, reporting for duty. Voto sa Senado, número 38, Samuel Sir Chief Pagdilao. Advertisement is...
Para sa inyong mga masugid namin ito kasubaybay ng A-Tri Media, sa mga nakikinig at manunood sa Cable Link Channel 7, may regalo kami para sa inyo. Mag-text lamang at sabihin ang pangalan ng programa sa aming himpilan na pinapakinggan o pinapanood nyo ngayon. Para sa chance ang manalo ng gift pack mula sa A-Tri Media Broadcasting, i-text lang sa 0917-798-8910 ang inyong pangalan, lugar at ang pangalan ng programa ang inyong sinusubaybayan. 0917-798-8910. Text na! This is 8-Try TV. Mga wastong gabay para sakit ay maiwasan. Klinika on Air. Narito si Dr. Edwin Bien. Nagbabalik tayo. Galing, no? Saya. And of course, hindi lang masaya, may natututunan pa. And of course, gusto natin pang makatuto o may matutunan pa tayo further from our marketing manager, si Sir Bernard naman. Yes. Bakit ba kailangan natin talagang maging alkaline? E paano kung sanay na talaga tayo na puro acid ang ating pinagkakakain sa opisina? E walang choice eh. Kumakain tayo sa kantin. Yung kinakainan natin na kantin, walang kakwenta-kwenta ang kanyang niluluto. Puro naman mga chemical-chemical. O e paano? Mayroon ba tayo na magagawa at maiinom na pansarili naman natin na magiging alkaline and try to neutralize ourselves? Okay, Bernard, balik na tayo. O, nabanggit ka kanina, sinabi mo pagkain, yes, environment, yes, nagkukosya ng acid, including our thoughts. Yes. Nag-init ang ulo natin doon sa nagtatanim ng bala. Eh. Kala ko tapos na yan eh. Oo, sige. O ngayon na, eto na. Tatanungin ngayon ng mga taga, sa ano ba lugar yun, sa Cebu? Sa Cebu? Sa Bantayan. Sa Bantayan. O, anong gagawin namin, Sir Bernard? Mm. Ah, ano ang pwede mong maitulong sa amin? O, ano na? Opo. So, bali po actually sa mga tao, hindi lang po sa Bantayan, sa lahat po ng lugar na napupuntahan namin, ang kulang po talaga sa lahat is yung education. Okay. Primarily kasi hindi nila alam kung ano yung kakainin at dapat or hindi dapat kainin. Okay. So, kami po, as a support po and then community service na rin sa mga tao kasi yun po yung isa po sa mga principle ng kooperatiba. Mm-hmm. So, maraming kooperatiba sa Pilipinas and then kami lang talaga yung pumopromote talaga ng about health. Through partnership nga po sa inyo. So, you are a cooperative. NutriWealth is cooperative. Yes po. But NutriWealth, being a cooperative, may produkto. Yes po. At yung produkto ay magandang produkto kasi hindi basta mga produkto lang ng mga chichiryano. Yes, tama po. Kundi healthy. Healthy. Nutritious and healthy. Yes po. And number one in that is your alkaline. In the form of drops, powder, and capsule. Yes po. Yan. So, let's talk about your powder. Yes. Anong gagawin natin diyan sa powder na 'yan? So, yung powder po natin is siya po yung talagang alkaline po siya na powder na galing sa limestone. Limestone po. Okay. So, hindi porke nakakita sila ng limestone, kukunin na nila. So, hindi po ganyan. Gangat-ngatin nila. So, pinag-aaralan pa rin po 'yan. Okay. So, sabi nga po nila, yung alkaline natin has 5 minerals and 4 enzyme. So, ang ano, may minerals, yes, like minerals niya. Calcium ba 'yon? Magnesium. Okay. Potassium, ganun po. Basta marami po siyang tapos content. May pulvic. May humic pulvic, yes, po siya. Humic pulvic. Yes po, na kailangan talaga po natin. Aha, aha. So, yun po, ang gagawin lang nila dito sa powder na to, madali lang, para nagtitimpla ka lang ng gatas. So, ah, talaga? Yes po, minimix nyo lang po ito sa kahit anong iniinom na tubig. Ah, so, it comes in plastic? Bottle po. Sa bottle. In bottle? Yes po. Yung powder na to? Yes po, naka-bottle siya. And then tapos? Ibubuhos mo? Ibubuhos niya po sa isang tubig. Depende po kasi ito. Gano'ng karami ibubuhos mo? So, actually, ang ginagawa po ng iba, isang kutsara po sa isang pichel po. Sa isang pichel? Yes po. Kakanawin mo? Kukunawin niyo po. And then, after ilang minutes, bababa yung powder. Okay. Yung powder na bababa, yung nasa taas po, yun po yung alkaline na natin. Aha. Opo. And then, pag naubos siya, i-refill niyo ulit. And then, ihahaluin niyo po ulit. Ah, matipid. Kasi yes, i-refill mo. Refill ng refill po. So, kung mapapansin ng iba, kung yung ordinary water po, basta hindi naman po tubig ulan. So, basta po yung naiinom na tubig, pag nilagyan nyo po ng powder natin na alkaline, nako-convert nyo po ito into alkaline. Yung water mo, nagiging, yes, alkaline po. Water. Opo. Actually, tinest ko na po lahat, na-test na rin po namin lahat ng tubig. Oo. Yung distilled, mineral, purified, and then tubig gripo. Oo. So, pinaka mas masay pa rin inumin sa atin kahit mataas ang chlorine, yung tubig gripo. Kasi kung iinumin niyo yung mineral, yung distilled and purified, napaka-acidic na. Acidic sila. Yes po, napaka-acidic. Yung mga bottled water that, yes, you normally buy. Opo. Okay. Alam niyo rin po ba na yung mga iniinom natin na soft drinks, napaka-acidic din. Pag nilagyan natin sila ng alkaline natin na powder, ang matitira na lang sa kanila ay sugar.
Alam mo, lumalabas sa YouTube yan, ha? Yes, yung po. Isang produkto na hindi natin babanggitin, basta kulay itim siya, yes, ginagamit daw panglinis ng toilet bowl, eh. Yes po, totoo po yan. Kasi pag tinest nyo po kasi siya, may tinatawag tayong litmus liquid. Kung tayo, nung bata pa tayo, litmus paper ang gamit. Oo. So tayo ngayon, medyo masenso na yung ating economy, litmus liquid na lang. Ay, kulay orange? Kulay orange po. Ah. Pag tinatak nyo, matetest nyo po kung ano, ilan yung pH. Ah, talaga? Yes po. Sa kakatawa nga iba, pag sinabing pH, ang alam lang is yung feminine wash. Yan lang alam ng mga tao kapag nagpunta po kayo, pag kailangan education. Pero ang pH po, dito nyo masusukat yung level po ng alkalinity. So, mahalaga yung alkaline na iinumin mo. Yes, mahalaga po yung alkaline. Yung binabanggit mo dun sa isang pichel na yon, approximately, ilang pH ang makukuha natin around dyan? Around 8 to 9 po. Yung 8 atin to 9? Po. Ay, maganda yun, ha? Maganda po yun. Oo. Kasi even din po yung sinusupply namin sa inyong tubig, ang advantage po niya, hindi po nasabi kanina ni Ate Mona, ang advantage niya po, wala siyang expiration. Ah, yes, maganda. Po. Wala expiration. Opo, ang natural kasi na alkaline, hindi siya gumagamit ng oxygenated, ionized, kundi mineralized. Ang ganda. Isa lang naman ang disadvantage na nakita ko rin, eh. Ano po? Ang bigat buhatin. Yes po, tama. Pag nagpabuhat ako ng mga 2 dozen, nakukuba na yung nurse ko. Yes po. Pero yung effectiveness naman niya sa katawan natin, talagang napa-flash out niya yung acidity. Ayun. Ganun po. Yun ang kagandahan doon. Oh, now, bakit may capsule? So, sa atin po, hinati-hati po natin ito, depende sa mga tao, para maabot talaga ng masa. So, aha, yung powderized po natin, affordable siya, para po ito doon sa mga community, yung powder po natin. Akong yung buong water nila, yes, gusto po nilang i-alkalinize. Ganun po. Yung pangalawa naman po, yung capsule, para naman po ito talaga doon sa mga may mga ailments, yung masobra ng may sakit po, na hindi naman natin sinasabi na nakakagaling, pero nakakatulong po talaga itong capsule. Kasi direct nila itong iniinom. Opo, yung pangatlo, yung alkaline drops natin, ginagamit naman po ito ng mga nagtatravel at nagtatrabaho natin. So sila po, wala na silang time maghalo, magmix, aantayin pa yung ilang minutes, kundi ida-drops na lang nila. Ipa-drops nila sa inumin. Drops po nila sa inumin. Kasi yung iba kumakain sa fast food, sa karinderya. Tapos yung iba naman, na kung saan-saan lang kumakain, hindi sila sure sa tubig. Ano kung philosopher po? Pwede ko i-drop sa soft drink? O, pwede po. pwede? Pwede rin po. Kaso mawawala na po doon yung carbon. Lahat po ng content, ang matitira na lang is sugar. Ah, ito, mawawala yung power ng soft drink. Oh, yes wag po. Wag na ngayon. Ay, napakaganda, ha? Tapos, ang nakakatawa rin po dito, pag ginamit yung alkaline natin sa alcohol, hindi kayo malalasing. Talaga? Yes po. Kaya sabi ng iba, opo, mapapamahal pa daw sila, sabi. Walang kwenta, oo. Walang kwenta. Ang dami mo nang nainom, wala ka pang tama. Opo. Pambabae yan. Pambabae po yun. Para yung mga babae na nilalasing nung kanilang boyfriend. May panlaban. May panlaban sila. Yes po. So, bali po, mapunta na po tayo dun sa alkaline drops. So, ito po kasing alkaline drops, multi-function po ito. Okay. Hindi lang po siya basta at hinahalo sa tubig, kundi pag po, halimbawa, nagkaroon po kayo ng scratches, nagkasugat, pag dinrops nyo po ito dun, mga ilang minutes lang matutuyo na yung sugat mo. Ayun ang maganda rin. Ganun po yung... So, it helps. Yes po, it helps po. Parang prevention or yung first aid natin. Oo. Opo. And then, for example, inatake ka ng hypertension, ipatak mo lang po siya ng 4 to 5 drops sa ilalim ng dila, mamaya-maya po manonormalize normalize ang BP din. Yes po. Yun po yung gandang tulong ng alkaline talaga sa katawan natin. Ang dami. Yes po. And then, lastly, yung ENT drops natin. Okay. Yung ENT drops naman po natin, pinantapat po natin siya talaga dun sa mga available sa market na for ENT. Sa mata pwede. Opo, kasi yung iba kasi, for clear, para lang po nililinis niya yung outer surface ng mata natin. Okay. Alam niyo naman po yung mga brand na yun. Oo. Pero yung alkaline kasi natin na ENT, ina-absorb po siya ng eyeballs natin. Okay. Not necessarily tinatanggal niya yung dumi sa labas ng mata, kundi nakakatulong po siya to enhance or to clear the vision po ng bawat gumagamit. Eh sabi mo, ENT, di kasama pati tenga. Yes po, ears. Ah, pwede rin sa tenga. Yes po, ears, nose, and throat. At sa lalamunan. Opo, kasi marami pong instances na nagkakaroon po ng problema sa tenga, sa ilong, and then sa throat po. Ay, napakaganda. Mm-hmm. Oh, ganda, di ba? Yan ang NutriWealth. Tapos, hindi ko pa pala po nasabi, yung pinaka-kailangan natin din, lastly ng product, is yung alkaline hygiene and alkaline feminine wash. Ah, hindi ko alam yon. Yes, may po. Bago na kayo. Opo, yun po yung product natin para ano naman natin sa hygiene natin. Sa susunod natin pag-usapan yes, yan. Po. Maganda pa nga mag-demo. Yes po, mag-demo. O sige,
dahil tayo ay inabot na ng isang oras. Yes. At tanungin natin ang ating lady, kasi siya ang naka-uniform. Ano ang numero ng NutriWealth? Napakaganda pala ng inyong mga produkto. O, sige. 376 Ulit. Okay. O, paano kung gusto ka naming i-text o tawagan? Anong numero? Pwede niyo po kaming ma-text o matawagan. Pwede niyo po kaming ma-text o matawagan sa numerong 0917-634-1269. Dahan-dahan, 0917-634-1269. 637-1269. Ayan. Kung kasakali pong kayo ay magpe-Facebook, ang mga gusto kong mag-Facebook sa inyo, pwede ba nating i-Facebook ang NutriWealth? Yes po. Ah, sige, Facebook? NutriWealth Cooperative lang po. Ito type nila, NutriWealth Cooperative. At kung papasyal sila, oh, sa ating pong product manager, gusto naming makatikim ng kape nyo, saan kami pupunta? Basyal lang po kayo sa main office namin, sir. Sa Doña Consolacion Building. Doña Consolacion Building? Ground floor? Upper ground floor po. Okay. Saan po ban lugar yon? Beside lang po siya ng Pure Gold. Pure Gold. Sa Farmers Gold Plaza. Sa Farmers Plaza. Ayan. Bukas to mula? Bukas po siya 8 a.m. to 6 p.m. po. 8 a.m. to 6 p.m. araw? Mm-hmm. Araw-araw? Monday to Saturday po. Pahinga tayo ng linggo. Linggo po. Ayan. So maraming salamat, mga kaibigan. Napakahusay ng ating mga panauhin. Sana kahit papano, tayo po ay may natutunan. Again, this is Dr. Good on Air. Kung sakali po, tuwing Lunes, mapapakinggan po ninyo ako. In behalf of Dr. Charlie Mendez, maraming salamat. Thank you very much, Mr. Bernard. Thank you. Ms. Mona, thank you. And of course, Mr. Jericho. Thank you very much. Until the next time, salamat po. This is 8Try TV. Para sa inyong mga masugid namin ito kasubaybay ng 8Try Media. Sa mga nakikinig at nanonood sa Cable and Channel 7, may regalo kami para sa inyo. Mag-text lamang at sabihin ang pangalan ng programa sa aming himpilan na pinapakinggan o pinapanood nyo ngayon. Para sa chance ang manalo ng gift pack mula sa 8Try Media Broadcasting, i-text lang sa 0917-798-8910 ang inyong pangalan, lugar at ang pangalan ng programa ang inyong susubaybayan. 0917-798-8910. Text na! May bagong Pilipino. Naniniwala sa pagbabago.